Nakalaya na si dating Batangas Governor Antonio Leviste matapos makulong ng halos 6 na taon. Nabigyan po siya ng parol, dala na rin daw ng kanyang katandaan at sa pagpapakita ng mabuting asal habang nasa piitan. Nakatutok si Emil Sumangin. January 12, 2007. 5 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa opisina ni dating Batangas Governor Antonio Leviste sa LPL Tower sa Makati. Natagpo ang patay ang tauhan at kaibigan niyang si Rafael de las Alas. Base sa investigasyon, nabaril ni Leviste si de las Alas. Pero sabi ni Leviste, self-defense ang nangyari. Makalipas ang 2 taon, hinatulang guilty si Leviste para sa kasong homicide. Sinentensyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo at ikinulong sa New Bilibid Prison. Kaninang umaga, matapos ang halos 6 na taon, sa labas ng New Bilibid Prison's compound, inabutan namin si Leviste ilang oras matapos siyang palayain. Kasama ang alaga niyang aso sa loob ng kulungan na si Sultan. Isa-isang inabutan ng pera ni Leviste ang mga bata at matatandang lumalapit sa kanya. Niyapos sa mga naging kaibigan habang nasa piitan. Nung ako pumugay, ikaw ang aking ka-appointment. Ito raw ayon kay Leviste, ang mga taong hindi niya malilimutan. Ang pakikisama ng mga lalaking taga sa panahon. Opo. At ang pagtulong. Opo. Sa paglalaya nila, sa ikaaluwa ng buhay nila, at sa pagtatanto nila sa Panginoon. Nitong November 19, kasama ng may 34 na iba pang bilanggo, nagbaba ng kautusan ng Board of Parole and Probation Administration na palayain si Leviste. So in the case of Leviste, served yung kanya minimum sentence plus the fact that he is more than 70 years old. Napagsilbihan ko na naman ang punishment. Ang may mahalaga tayo sumulong. Hindi raw naka-apekto sa iginawad na parol ang isinampang kasong evasion of service of sentence matapos mabuking na nakakalabas siya ng piitan at nakakapunta sa kanyang opisina sa Makati dahil ibinasura naman ng Makati RTC ang kasong ito at ngayong parolado na siya. Isa sa kanyang pinasalamatan ang mga naulila ng kanyang dating aide na si De Las Alas. Nang dahil sa pamilya niya ay lalong naging madali ang pag-process ng aking parol. Ayon kay Nazareth, anak ni De Las Alas, matagal na nilang napatawad ang dating gobernador. Sinuportahan pa nga raw nila ang paghahain ng pamilya ni Viste ng consent for parole na nagbigay daan para siya ay makalaya. We can go on our own lives, ganun din sila. They can spend their with the family. Although kami kulang na, hindi na kompleto. 7 years na, na wala yung father ko. And we have learned nga to move on na. Pero ayon sa Bureau of Correction, hindi komotlaya na si Leviste, wala na siyang responsibilidad. Parang bilanggo ka rin dyan dahil on a regular basis you have to report to the parole officer. Sinundo ang dating gobernador ng kanyang equestrian na anak na si Tony Leviste. Talagang napakasayang Pasko para sa pamilya namin and can't wait to spend Christmas with my dad, of course, and to be together again as one family because we haven't done so outside of Bilibid for so many years. At bago lisanin ang piitan, inikutan niyang muli ang mga gwardya. Kinamayan at pagkatapos na may iabot sa isa sa mga prison guard na nasa main gate, pumasok sa restricted area ang sasakyan ni Leviste at dumaan sa likuran. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.